ito, tandaan nyo yan, ha? Ito yung itsura ng ating bedroom. So, tinanggal ko na ibang gamit para maluwag. And, ayan, yung kabilang side. So, ito, tatabunan na natin yan. And, ito yung aming cabinet. Actually, yan, cabinet ko yan. Ito yung pinaka-entrance. Kasi, nag-aya si Madge. So, although... So, anyway, nandito kami sa bahay. And, ito na yung... Welcome back to my channel. Welcome back to another vlog with the Reyes family. I know you are very, very excited na makita na ang room tour. Kaya naman tara, samahan niyo ako. Ito yung pinakatapat ng hagdan. Ito yung nagsisilbing beauty room and filming room namin na dati guest room namin pag merong bisita. So ngayon guest room pa din pag merong kailangan matulog dito sa bahay. Welcome to my beauty room! Sa natin yung ilaw para mas ma-appreciate niyo. Okay, so once you enter, makikita nyo, ang talagang unang bubungad sa inyo is itong usual nyo nakikita sa aking mga beauty videos is yung background. Ito, personally, kaming dalawa ni Daddy yung nag-ayos niya. Doon sa mga gusto makita ng detailed and as in yung pag-renovate nito, meron kaming video before, ililink na lang sa baba and dito sa card sa taas para right after this you can watch that. Dito sa side na to, nakalagay yung aking mga makeup palettes, mga makeup and all brushes. Tapos, etong cabinet na to, dito nakalagay yung aking mga makeup and then mga gadgets and other stuff na pang props pag nag-flat lay ako. And then on this side, yung aking mga bags na naka-display. And then here, dito ko pumupuesto pag nag-film ako. And, ayan, etong aking itsura pag nag-film, syempre dalawang ilaw, tapos yung aking ring light, I have my monitor here para kitang-kita ko yung angle ko and yung setup and then yung ilaw. And then itong aking vanity table wherein I put my makeup para easier pag mag-film ako, hatakin ko lang. This is from Le Pop Boutique. Make sure to follow them on Instagram under Le Pop Boutique. And then here on the side is Daddy's personal space. Dito siya nag-e-edit ng kanyang videos. And syempre, ang pinaka-importante, alam nyo yan, yung scented candle. Kasi yan yung nagpapakalma sa kanya and nagpaparelax. Lalo-lalo na pag nag-e-edit ng video. Okay, so itong table na to, ayan, work table. Actually, pwede din itong vanity table. Meron siyang drawer. This is also from Le Pop Boutique on Instagram. And then this chair, tinernohan lang namin. This is from HMR. Side table from HMR. Ikaw! Say hi! Basically, yung theme namin dito sa aking beauty room / filming room namin ni Daddy is white and gold. And lahat na makikita nyo dito, si Daddy yung nag-curate niyan, si Daddy ang nag-paint, si Daddy ang nag-interior, kami dalawa yung nag-ayos and all. So alam ko, very excited na kayo makita kung ano naman yung nasa kabilang bedroom, which is yung aming master bedroom. Pero before that, but wait, there's more. Dahil love ko pa yung mga niskis ko and sobrang binavalue ko yung aking pagiging makeup artist. Etong space between the filming room and bedroom, inayos din talaga namin ni Daddy. And halika, itutour ko kayo. So ito, yung salamin na yan, dati yung nakalagay dito sa space na to, which is katabi ng beauty room. So nilipat namin siya dyan para magsilbing pang OOTD ko. And then, nilagyan ko siya nung fur rug namin na nabili namin sa Divisoria. Medyo bitin nga lang. But anyhow, yan yung importante. And then, this chair was bought sa my Fairview Terraces. Sogo yung brand niya. And ito na ang pinaka-importante sa lahat. Ito na ang aking personal space for my makeup. Makeup gigs. Meron kasi mga clients na minsan dito sila nagpupunta sa bahay or mas prefer nila na dito na lang magpaayos. Lalo-lalo pag madaling araw kasi kinukonsider nila yung welfare ko na meron ako mga kids and binibreastfeed ko si Cloudy. Kaya maraming salamat dun sa mga client ko nagpupunta dito sa bahay. Nabili ni Daddy yung Nina na yan sa Pami Penelope. And itong aking vanity mirror that is from Le Pop Boutique. Ayan, mga Ningskis, yung vanity collection nila ng mirror 1, 2, 3, 4, 5, 10,
13 pieces ng ilaw. And then, personalized din to. This is also from Le Pop Boutique. Ayan mga niskis, mostly talaga na makikita nyo dito sa bahay namin is from Le Pop Boutique. Kasi we swear by and talagang naniniwala kami sa quality ng mga furniture nila. So, dalawang drawer to. Dito ko nilagay yung aking mga skincare and yung mga skincare din ni Daddy. And, ayan. And, syempre, hindi kompleto ang pang OOTD ng inyong inang Reyna, kundi walang malupitang lighting. So, ayan, meron tayong dalawang spotlight sa taas. Si Daddy ang nag-isip niyan. Thank you, Daddy. So, kung nakikita niyo yung space na yan, talagang hating-hati. Which means, hopefully, yan yung isusunod natin, no? Ito na ang aming pinaka-bedroom or in ang unang bubungad sa inyo. As for us and my house, we will serve the Lord. Ayan, pagpasok niya dito sa kwarto namin, I know, sobrang hirap nitong ayusin. Kasi yung space niya is pahaba, rectangular. Kaya ang hirap mong i-manage or i-tweak yung mga gamit na ilalagay mo unless magpapa-interior design ka. Pero sa aming abot na makakaya na isalba namin to, our room is very small actually. Pero we managed to make it look bigger and yung pakiramdam na parang maaliwalas, relaxing and all. Kaya naman, tara, itutour ko na tayo. So, once you come in, dito sa kabilang side, nandyan ang aking cabinet or in. Yung cabinet ko, dito nakalagay ang aking mga clothes na pambahay and other jeans. Tapos, itong space na to, dito yung damit ni Ate Sky and kay Claudio sa may bandang baba. And then, sa taas, storage lang yan ng mga kung ano-anong buting-teng. And pagbaling mo dito, ito yung aming nagiging entertainment area. So, ito, kinabit ko ni Daddy, pinamount niya yan dyan sa may pader. So, we can use this tabletop. So, nandito nakalagay yung aming mga, what's this? Kasi itong TV namin, super throwback na to, Sony Bravia. Wala siyang internet, hindi siya smart TV. So, ang ginawa ni Daddy, nilagyan niya ng modem or gadget wherein ipa-plug mo lang siya, meron siyang HDMI port direkta sa TV, tapos yun na, magiging smart TV na siya. All you have to do is connect this modem doon sa internet. Meron na siyang Netflix, meron na siyang YouTube, meron na siyang Spotify, meron na siyang browser, yan, web browser. And then syempre yung aming frame na dapat naka-display talaga, this was taken no parang 15 days old or 14 days old pa lang si Cloudy. Yan ang aming inalagay dito para always reminded kami na we are one big happy family kahit na apat lang kami. And syempre si Ate Jazz, meron inaantay namin yung family portrait namin, nakasama namin si Ate Jazz. So, tapos ito. So, sumali na din po tayo sa bandwagon ng mga nag-aalaga ng mga cactus and succulents. So, ayan, dahil super ganda na maglagay ka ng mga plants and something green on your room, lalo-lalo na white ang theme ng ating room, napili kong mag-aalaga na ng mga succulents and cactus. Which leads me na maglagay pa ng mga ibang cactus na hindi nagbabago yung shape or yung itsura kahit na hindi masyado na arawan. Kaya ito, nabili ko tong mga cactus na to sa may farmer's market for 25 pesos ang isa. And then, ayan, naglagay tayo ng tatlong ledge dito kasi feeling ko sobrang bare ng wall na yan kung hindi ka maglalagay ng something. And syempre, laughter is a sunbeam of the soul. Palagi nyo yan tatandaan mga niskis. And ito ang mga toys ni Daddy. Ayan guys, bago ko, natutuwa talaga ako dito. Actually, ako bumili nito. Yung pa-effect niya, yung pa-insidious. Ang insidious. Kaya ako yan ginawa para, ito actually, nilagay ko itong mga ledge na ito dyan. Nilagay namin ni Mami para, yun nga, gaya na sabi niya, para maging, hindi naman masyadong bare. So, we got this couch. Ayan. Katapat to ng TV. So, itong couch na ito, ito yung binili namin sa HMR. Actually, lahat ito, pag itong knitted blanket, ito para pag may aircon, malamig, habang nanonood, pwede kayong mag-cuddle together, lalo na pag yan, tabi-tabi kayo, ganyan-ganyan. And this flooring, nakita niyo yung carpet na yan, this is also from HMR. Ayan, so we got this one for, I think nasa 3,000 to. Tapos ito, this one is from Divisoria. Yan, nabili namin sa Divisoria.
So the reason why I placed it here, itong couch na to, is because meron tayong TV dito. And meron akong dalawang headset dito. So itong the reason why baby friendly. Yes. Kasi may baby kami, di ba, na minsan tutulog, ganyan. So if you want to watch a movie nang hindi kami nakakagambala ng ibang nanonood na tutulog, bumili ako ng Bluetooth na headset na pwedeng dalawa ang headphones. So binili ko to sa Lazada. I got actually itong mga gadgets na to, I got this from Lazada. Itong Bluetooth na dalawa ang pwedeng gumamit. I got this one from Lazada, itong design na to, and then this Bluetooth dalawa na to sa Lazada rin yan. Plus itong TV device na to na tawag dito, parang TV, internet TV box. Yan. Itong tabletop is from HMR. I got this one sa SM. So pag makikita ninyo to, yan, ganyan siya. Very light yung pinaka bulb niya. So this is the fun part nyo, guys. Alam ko excited kayo. Bakit ko to nilagay dito? Kasi I'm really fond of watching Netflix, YouTube, movies, of course. So, kahit na may TV kami dito, pero kami, nakikita yung bear nito, marami siguro magtatanong kung bakit bear. Actually, sabi ko nga kay Daddy, bakit ganyan kababa yung, ano, yung TV, yung height niya, parang sobrang alangan. Sabi ko, sana pinatong mo na lang doon sa table. But wait, there's more. So ito na guys, ang pinaka-highlight nitong beauty itong aming space. Bali kung makikita ninyo, dinivide ko yung space into 3 para meron siyang partition, division. So dito pag magbi-BS or something, ito yung pinaka-family theater space and dito yung entertainment space. So naalala nyo guys, may nagtanong ko para saan yung projector. So I place it there. Projector is from America. America. Inuwi ni Mama from the States and Daddy pair it with a Bluetooth speaker. Yan, para JBL. Kung natatandaan nyo mga niskis, the one that we got for free nung binilhan namin si Mama ng aircon. Ayan, so pakita mo na. So that is the reason why nilagay namin yan dyan. This is a projector pero smart TV siya. Ay, parang internet projector. So, ayan. So, makikita ninyo. Daddy, guys, tayo ka nga ulit dun. Oh. Tapos magsalita-salita ka. Ayan, guys. Makikita ninyo. Parang professor eh. So, meron tayong projector dito. Parang talaga siyang sinehan. So, mas maganda siya pag madilim. So, I will turn down the lights first. Yes. Ayan. So, ganyan na magiging itsura niya. Ganyan siya kalinaw. So, nakikita ninyo guys, napaka-cozy nitong part na to. Ayan. I actually love the couch. Yung size niya, very decent. Enough lang sa 3 to 4 na, I mean, sa isang family na may dalawang anak na mga bagets. Kasi, tignan nyo, yung maliit na couch will give you space and will give you reason para mag-cuddle. Ayan, guys. So, nakikita ninyo, di ba? Cine-like. Oo. Cinema house in the comfort of your own bedroom. And ito naman ang aking pinaka-favorite na area sa aming room ko si Daddy. Itong entertainment area. Ang sa kanya, sa akin, yung kama. Kama itself. So mag-start na tayo. Siyempre, ipapakita ko sa inyo kung ano-ano ang meron sa aming kama. Mag-start tayo dito. Hindi pa ito natapos. Yung nasa gilid ng aming couch is a table, parang shelf table. This is from HMR as well. Tapos yung humidifier ni Daddy, kasi alam nyo naman talagang very relaxing. Tapos, ito yung aking mga plants. This is also from Farmers Plaza. 25 pesos each. Para siyang pinya-pinya, pero color red siya. And ganyan siya. Masarap siyang alagaan. Hindi siya nagbabago. Or basta, parang hindi nga rin siya tumatangkad at all. Para siyang peke. Pero swear, halaman talaga yan. Tsaka kaya ko ito nilagay dito para pag may iinuman, pag may pagkain. And then, ito mga ninskis, yung nakita nyo sa grocery haul natin yesterday, yung ating Huntington Home na Rainforest Garden Scented Candle. Ayan, ginamit na namin siya ngayon. Ang bango nito, this is from SNR. Siyempre, kailangan nating ternohan ng puting electric fan ng ating puting kwarto. So, meron tayo ditong 3D Polar Gray. Dito sa may gilid ng ating table, merong nakalagay dyan na snake plant. Hindi siya high maintenance, as in, you water it twice a week and then
hindi siya masyadong in-expose sa sunlight, but still, ang ganda pa din ng itsura niya. This is from Indoor Plant PH on Instagram. Lahat yan, all in one. Kasama yung paso, yung pebbles, and yung pinakahalaman. So, pag matutulog, nakaganyan siya. Kasi hinahangin ng electric fan and all. Pero during the day, pag walang gumagamit ng sama, ganito yung itsura niya, diba? So, ang ganda niya, para siya sa resort. Nakuha ko yung ganitong style sa mga resort, sa mga villa na mayroong cortina yung kama nila. So, actually, parang mukha siyang hotel. Yung ganitong naganapan is hotel inspired. So, ayan. Okay, dun sa mga niskis ko na nagtatanong where we got our bed. This bed is personalized also by Lip Pop Boutique. So, Lip Pop Boutique, hindi lang mga vanity, hindi lang mga table, hindi lang mga drawers ang kanilang ginagawa. Meron din silang furniture shop where you can buy ng mga ganitong klase ng bed. Meron siyang Russian leather, yun yung pinakabalot. And ano siya, foam yung loob niya. Very baby friendly, kasi nga, alam niya naman, si Sky and si Cloudy, kaya kahit na mauntog-untog sila dito, hindi sila masasaktan kasi meron tong foam sa loob. Dito pwedeng pumuesto si Daddy and si Sky. Minsan dito kami tatlo and then si Cloudy sa taas. Sa mga niskis ko na naghahanap ng ganitong carpet, this is also from HMR. We got this for 3,000 pesos as well. Ayan. Nilagay namin siya dito for added accent. And then here you'll see, kasama yan sa kama mga niskis. Kasi itong kama na to is just a twin size. Pero nilagyan siya ng ganyang framing or parang ledge sa gilid kasi nga baby friendly siya. So, kahit nagugulong-gulong si Cloudy dito, again, hindi siya mauuntog or hindi siya masasaktan kasi nga meron tong foam. And syempre, alam niyo naman na pag nag-aalaga kayo ng baby, lalo-lalo na pag nagpapadede ka, nagpapalit ka ng diaper, you need light. Kaya perfect tong ganitong klase ng ledge. Where you can put your baby bottles here, or kung nagbe-breastfeed ka, pwede ka maglagay dito ng pang-pump or ng inyong pamunas, and yung diaper mo, pwede mong ipatong dito during the night. And itong aming cortina is from HMR as well. Yan, tinaas namin yan para mas mukhang mahaba, para mas mukhang mataas. So, pag nakita nyo yung ilaw, di ba, paangat. So, pag bumukha rin siyang mataas. Ginawa ni Daddy yung dikit sa ceiling. Sa ceiling, kahalos kapantay nitong curtain rod. So, magmumukha talaga siyang malaki. Kung titignan nyo sa malayo, para talaga siyang maluwag, parang malaki. And we got the chandelier top na yan from saan to? HMR. Yan, yan siya. So, hindi na natin bubuksa kasi maliwanag naman na. So, ayan, kaya sa mga niskis ko dyan, hindi problema ang space sa inyong bahay or sa inyong kwarto. All you have to do is imagine, explore, maging creative kayo, search for ideas, look for mga magazine, sa Pinterest, magtingin kayo, sa mga videos, like this video. Sana nabigyan namin kayo ng inspiration. Lalo-lalo na kung gusto nyong maging very cozy and very relaxing yung inyong space, but yet nagsisave kayo ng, alam niyo yun, practical budget. Hindi kailangan gumastos ng marami. Meron dyan mga thrift store, mga ukay-ukay, HMR, and yun, mga online sellers na tutulong sa inyong mag-source out ng mga gamit. Comment down below kung ano sa mga na-picture ngayon or anong area ang inyo talagang na-enjoy and nagustuhan dito sa aming mini room tour and beauty room tour. Ayan. So, syempre, maraming salamat sa lahat na nanood. So, syempre, hindi pa tapos ang gabi. Marami pang kaganapan with the Rice family. Mapuulit pa sa inyo si Cloudy and si Sky later. Kaya naman, I will see you guys later.
Ay, sana nag-enjoy kayo dun sa room tour natin. Dun sa mga mag-i-inquire kung magkano yung mga furniture and yung kama na galing sa Lipop Boutique. Please, dumirekta na kayo sa kanila kasi yung mga items na yon is gift from them lang. So, I have no idea kung magkano yung mga ganon. Basta, please feel free to inquire and let them know kung anong mga furniture yung gusto nyo kasi nagpa-personalize din siya sa Instagram. Again, mga Niskis Lipop Boutique. Hindi pa rin nakatapos maglinis. Tapos dumating na yung magmamassage. Nagpa-home service nga pala ulit kami ng massage dito sa bahay. And mamaya, ipapakilala ko sa inyo si ate yung massage therapist for today. Si Claudia tulog na din. Tulog na. Ayan na, nailipat ko na. Nandun na yung baby town natin. Tapos ito na yung sofa. Ganyan talaga pag may bata, sira ang setup mo. Kailang unahin ang welfare ng mga bata. A few moments later. Nakatulog ako. Gumiti kasi si Claudia. Tapos ko maglinis, parang pang-napang yung katawan ko. Ang pinapadedi ko si Cloud. Pero baka magpamassage pa rin ako after kasi si ate hindi pa tapos eh. 1.5 hours kasi yun. Gusto ko sarang i-vlog yung loob. Kaya lang, baka ayaw ni ate Jazz. So, ayan mga Ningskis. Dapat i-vlog ko si daddy kanina eh. Nakatulog kasi ko. Yan, kung sakali na gusto nyo magpamassage na lang kayo sa kanila, mag-home service sila sa inyo, pupunta sila sa inyong area without any additional fee. Again, follow nyo sila on Instagram under Wellness Goals PH. Tapos mag-inquire na lang kayo dun sa pricing nila kasi the last time na nagpunta sila dito, vinlog ko, including the pricing. Medyo maraming nagpabook sa kanila kasi very decent yung price. Mura siya, affordable, pero maganda yung service nila. Alam mo talagang malinis and maganda yung service, maganda yung hagod. Depende yan sa inyo kung gusto nyo ba hard, moderate, or kung anong service yung gusto mo. May stretching, merong Swedish, merong combination. Ganun, tapos yung traditional nila. Yan, basta mag-inquire na lang kayo sa kanila and mamaya interviewin natin si Ate Jazz kung ano yung naging experience. Tapos na si Ate Jazz, si Ate Glyza. Hello, Ate! Si Ate Glyza yung nag-service sa amin ngayon. Ayan, yung 1.5 hour pala is 550. Ang signature massage. Signature massage. Kahit saan lugar yun, you know? Basta mag-inquire kayo dun sa Instagram account nila. May Facebook account. May Facebook din pala, no? Wellness Goals PH. Tapos, meron kasi silang mga iba't ibang satellite branches. So, yung mga therapists, depende yan sa lugar niyo. So, try nyo, i-request si Ate Glyza. Thank you, Ate Glyza. Salamat! Ano sasabi mo, ate? 1.5 eh. Nakatulog ka, no? Pero ano? Alam mo ba, pumasok ako doon? Oo. Oh. Tulog ka kasi. Ate, parang di maka-move on. Lutang pa po siya. No? I think that is enough for today's vlog. Sana nag-enjoy kayo, especially in our room tour. And sundan nyo pa ang aming journey as we go along sa pag-renovate ng aming munting house. So, thank you so much for watching today's vlog. I will see you again on the next one. Manood ka rin ng vlog bukas. Bye!